Hey guys, sa ngayon ay mag-DIY muna tayo. So, itong ginagawa ko ngayon ay pipinturahan ko tong wall na yan dahil sa sira yung kanyang pintura. So, binaklas ko yung lumang pintura at saka then applyan ko na siya ng masilya. Ang gamit ko masilya dyan ay mural. Hindi ako expert dyan. Pinag-aralan ko lang kung paano. Tanong-tanong sa mga expert. Ayun, medyo nagawa din natin DIY. So, sa ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong ginagamit ko, kung paano ko siya templahin. Ipapakita ko sa inyo paano mag-mix, mag-prepare ng mural. So, dito meron akong mural. Yan. So, kailangan na natin ay tubig para mag-mix niyan. Powder kasi siya. So, sa tubig, meron akong ganito para madali yung pagbuho sa kanya. Mahirap kasi yung tabo-tabo lang. So, meron akong mixing board dito. Kahit ano, pwede. Basta meron ka ng pag-mix ka. So, kuha lang tayo ng konti-konti lang. Yung kaya lang natin maubos bago siya matuyo. Kasi medyo mabilis siyang matuyo. Pag natuyo, sayang lang, hindi mo na siya magamit. So, dapat matuyo siya doon na sa surface. Hindi siya matuyo dito kasi pag natuyo agad siya dyan, tapo na yan. So, gawin natin. Mix lang natin siya para lumapot siya. Yung tama lang, hindi masyadong basa. Ayan, halu-haluin lang, ganyan. Parang ano lang. Kung gumagawa ka ng tinapay o kung anong baking man dyan na gamit yung harina, parang ganyan siya, minamasa mo siya kung harina, parang imasa mo lang siya. So, ito, magandang opportunity din to sa akin. At least malaman ko rin siya. At sa inyo din, kung gusto nyo mag-DIY, gusto nyo kayo na mismo magpintura ng wall or ceiling ninyo, hindi nyo na kailangan mag-hire ng pintor. Diba? Kaya, DIY na lang tayo. Kaya, ipapakita ko sa inyo para nakita nyo rin na kung ako ay hindi ko to trabaho, kumbaga hindi siya line sa trabaho ko bilang audiovisual technician. So, pambahay lang. Magagamit natin siya. O yun, ganyan. Okay na yan. Ganyan lang siya kalapot. Yung tama lang yun na paghagod mo ay madali siya ihagod at saka hindi mabilis matuyo. Then, ilagay lang siya natin dito. So, ayan, ganyan siya. Lagyan natin dyan. Ayan. Ganyan, diba? So, ganyan. Ayan. Haluin natin. Ganyan. Tapos, ito na rin yung isa na to. Ito na magiging parang plate mo habang nandun ka sa taas ng hagdan. Ayan. Tapos, ganyan lang. Kuha lang ganyan. Ayan, pahid dun. Yan, ipapakita ko sa inyo. Pero, medyo malayo ang camera. Pero, ang pag-apply kasi, ganito mo lang siya. And then, dito yung lalagyan mo. Ganun mo lang siya. Yan. Di ba, pag ganyan, merong ganyan. Ulitin mo rin yan. Yan. Medyo panipis lang para sakto lang na mabilis siya matuyo. Kasi pangit yan. Kung sobrang kapal, matagal siya matuyo. Madaling mabakbak. Yun, ganyan pag-alagay. Pero kunin muna natin ito. Sayang eh. Doon natin i-apply sa surface mismo na paglalagay natin. Mix muna natin. Yun. Alright. So, yan yung mahagdan. Diyan tayo mamasilya.
So, yan na yung ina-applyan natin. So, hindi siya perfect. Pero maya-maya ulitin natin nung manipis na manipis dyan. So, ngayon, dito tayo. Try ko mag one. So, yan. Yan. Bawa, yan siya. Oh. Ganyan mo lang. Oh, di ba? Mm, dali, di ba? Mm. Mm, di ba? Yun. So, hanggat maaari, gawin natin siyang pinakapino sa hanggat makaya natin para konti na lang yung ating ililiha. Kasi pag makapal dyan, hirap liha yon. Sakit sa kamay. Ganun lang. Yung relax lang. Chill-chill lang kumbaga. Pwede rin siyang bilisan kung kailangan bilisan. Ayan. Pwede na yan. Kasi lihain pa natin yan eh. So, sariling bahay mo lang naman. Wala namang sisita sa'yo yan. Sa baguhan tayo. So, yan. Medyo okay na yan. Madala na sa ano yan, sa liha. So, tapusin natin yan. Pagkatapos, patuyuin natin at saka lihain. Saka natin patungan ng pintura kung anong napili nating kulay. Bali, ganito palang itsura ng wall. Ang nangyari kasi, lumubo to dahil sa nabasa siya. So, ang ginawa ko, in-scrape ko yung lahat ng kaya kong scrape. Pati medyo hindi na kumakapit, tinanggal ko na siya. Para at least, paglagay ko ng bagong masilya, yung mural, maganda yung kapit niya. Kasi pag hindi mo salinisan, sayang lang din, matatanggal lang din yung masilya at saka pintura. So pagkatapos, niliha ko siya para malinis yung surface, para maganda rin yung kapit niya. So ganyan yung itsura niya. Then ganyan na siya nung namasilyahan. Yan. And guys, natapos natin ang portion na to. Ayan, namasilya na natin yung dapat nating masilyahan. Pero meron pa doon sa kabila. Yun. So, tapusin muna natin yan. Siwanan muna natin at balikan natin pag natuyo na. Good morning, guys. Ayan. Iniwan natin siya overnight. Ayan, siguradong tuyong-tuyo na yan. So, ang gagawin natin ngayon ay isanding natin. Iliha natin siya at saka pinturahan. So gagamit ako ng 100 grit. Ayan, para mas madali yung pagliha natin sa kanya. Hindi naman kasi dapat na talagang pinong-pino. Sa pagliliha, dapat nating tandaan palagi na dapat ay one direction lang yung pagkuskus natin. Halimbawa, ganyan. Pag ganyan lang. Ang purpose kasi niya para siyempre pag ipaikot mo ganyan yung bakas ng liha natin pabilog yan. So pag pintura mo mahalata siya na ganun. Pero kung padiritso ganun and then mamaya ipakita ko rin sa inyo yung tamang pagpintura, dapat isang direksyon din siya. So halimbawa meron mga ganito na halimbawa dito makapal or malalim. Okay lang yan. Ikot-ikot mo ganun. Pero pagkatapos, i-flat mo siya. So, dito naman. Hindi pwedeng pag ganun lang kahit kung saan-saan ganun. So, pwedeng ganyan. Pero yung last mo na pag-sanding, dapat ganyan, isang direction lang.
ang purpose ng pag-sanding natin ay itong matanggal lang yung mga grob-grob na yan, yung mga guhit-guhit. So, tansya lang tayo na hindi maubos yung masilya natin or else lalabas na naman ulit yung simento. So, useless yung ating masilya. Importante yun, mga dito, yung mga gilid niya. Ayan. Na-apply na natin. So, lumabas yung lumang pintura. Yan, patungan naman natin ng bago kasi yan. Yung mga dito, corner. So, meron kayong sanding pad, yung electric, mas mabilis yun. Kaso nga lang, maingay. So, madali sana yun. So, enjoy lang. DIY naman yun, sarili mo na ang bahay. So, kumbaga ginagawa mo siya with passion. Kaysa naman mag-hire ka, magbabayad ka. Okay lang naman kung marami kang pera, mas maganda rin yun na matulungan natin ang kapwa natin. So, imbes na ikaw nang gagawa, mag-hire ka na lang para makatulong din ng iba, pambiling bigas, di ba? Kinis, di ba? So, okay na yan. Hindi na masama yan sa baguhan. Or nagdi-DIY. So, ubusin muna natin itong iliha. And then, mamaya, pipinturahan na natin. Ayan, tapos na tayong magsanding. So, ang next natin gawin ay pipinturahan natin. So, ganyan yung finished product natin sa after sanding. Pero kung gusto mo mas pino, pwede mo siyang pasadahan ng mas pino. Mga 360 grit na papel de liha. Para mawala talaga yan. Ito, konti lang yan. Dala na ng pintura yan. Ang next ay mag-prepare tayo ng pintura at kung anong pintura ang gagamitin natin. So ngayon ang gagawin natin ay magpipintura. So nabanggit ko kanina kung paano magpili ng pintura. So dito, ang ginamit na pintura dito, yan. Ano yan? Nag-mix ng pintura para maging ganyan ang kulay niya. Ito nag-mix din. Yan, iba rin yan. So, ang problema ko ngayon, dahil yung portion lang na yan sana ang pinturahan ko, ang problema ko, wala akong pinturang ganyan. At saka, hindi ko rin kayang i-mix kung anong klaseng pintura yan. At saka, wala akong available na pintura maliban sa flat white at saka off-white. Yun. Yan ang problema natin. So, ngayon, pangit naman kung flat white yung ilagay ko dyan. Ang napili kong pintura na gamitin ay off-white. So, ganito yon. Off-white siya. So, so, sinabi ko na kailangan natin na mamili kung anong pintura ang gagawin. Siyempre, lahat tayo mayroong kanya-kanyang favorite colors. Kaya tayo nagpapamix sa pintor kung anong kulay yung gusto natin. Pero ang problema nga natin, pag dumating yung time na mag-repair tayo, paano halimbawa pero ganyan? Yung buong area na to, ganitong kulay niya, paano kung ganyan lang i-repair mo?
eh dapat sana kung ganitong kulay, yan ang pinturahan mo. Nakasave ka ng time, nakasave ng energy, nakasave ka ng pera. Ang problema, dahil sa ibang kulay siya, kailangan natin pinturahan ang buo para hindi naman pangit tignan. Oh. So, hanggat maaari, mamili tayo ng kulay na ready mix na. Ibig sabihin, pagbili mo sa paint store, ayun na yung kulay na gamitin natin. Pagbukas mo ng lata, yun na. Halimbawa, ganyan lang kaliit yung pinturahan mo. Maliliit. Pwede ka na bumili ng 1/4 liter, 1/8 liter kung gusto mo. Pagbukas mo, pintura, tapos. Wala na. Pero kung buo yan, mga dalawa, tatlong litro yung magamit natin dyan. Kasi buo natin yan, dalawang coating yan. So, malaking aksaya. So, kung gusto mo na makasave in the future, bago ka magpintura, pag-isipan mo muna yung future na mangyayari. Kasi pag nag-repair ka, mahirapan ka. Unless, ipamix mo yung pintura, punta ka sa paint shop, ipamix mo yung color na yan, o hanapin mo kung sino yung contractor na nag-repaint nun, ganun yung mangyayari. Pero kung ikaw mahilig sa DIY, pwede naman ikaw yung mag-mix. Kung may available ka na pintura at alam mo kung paano i-mix, alam mo kung ano yung kulay na ginamit mo. Pero, kung halimbawa, pinagawa mo lang, tapos pag-repair, ikaw na yung gagawa, mahirap yun. Kaya yun yung advice ko. Na sana, kung pwede lang, ay mga ready mix color na yung gagamitin natin sa mga project natin. So, depende pa rin sa inyo yan. Kung walang available na ready mix na kulay yung favorite color nyo, kailangan nyo talaga mag-mix. So, sa inyo na yan. Isang tip pa. So, bago tayo magpintura, may mga dapat tayo isalang-alang. Halimbawa, ganito. Ang purpose natin na pinturahan natin yung surface na yan para maganda siyang tignan, di ba? So, ngayon, paano kung mapinturahan natin yung surface na to, maganda siyang tignan? Eh, paano ngayon kung pagpintura mo dito, ganitong kulay, inasagi mo to? Mapinturahan mo rin yung ganito, anong mayari? Eh, pangit na to. So, okay lang kung matanggal mo yung pintura. Kung hindi, pinpinturahan mo ulit to buo ng ganitong kulay. Di ba? So, yung diskarte dyan ng karamihan na pintor, lalo na baguhan. So, kahit mga expert gumagamit din ito, gumagamit sila ng masking tape. So, ang gagawin dyan, yung lahat ng surface na ayaw mong mapinturahan ng ganyan, lagyan mo masking tape. Pero sa akin, kung halimbawa mahirap yung surface, mahirap siyang lagyan ng masking tape, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng guide dito. Kahit anong available na magamit mo, malapit sa'yo, isa lang ginagamit ko ito. Halimbawa, ito masikip or hindi ko malagyan ng tape, ganyan ko lang. Ganyan, tapos pinturahan kong porsyon na to. Yan. Pero ingat lang din na dapat dito mo idiin yung brush mo. Dahil pag nadiin mo dito, tatagos yung pintura dyan, tutulo, papangit. At saka palagi ako may dalang basahan para pag may sumobra man dyan, basahan agad habang bago pa. Kasi pag natuyo yan, hirapan ka nang tanggalin yan. So yan, isa sa mga basic na tips sa pagpipintura, kailangan mo lagi may masking tape. Huwag masyadong kampante sa sarili. Sabihin mo, okay lang yan, kaya ko na yan. Pero pag ganun mo, hindi mo maiwasan, may tulo. Ganyan. Isa pa, yan. Pag nagpipintura tayo, lalo na kung halimbawa ito wall, yan yung flooring mo, kailangan natin maglagay ng takip dyan. Takpan natin yung floor para pag nagtulo yung pintura natin, hindi tayo mahirapan maglinis ng floor natin. Ito, may mga halaman. E paano kung puti yung pintura natin dyan? Tapos hindi tayo maingat. E puro pintura to na puti. Alang nga naman na putulin mo lahat ng dahon yan. E magwawala si plantito nyan. Yung halaman niya, sinira mo. Ganon, di ba? Yung mga basic na mga tips natin kung paano tamang pagpintura, hindi yung mapinturahan mo lang yan, okay na. Yun lang naman pinapinturahan sa'yo. Yun lang naman gusto mo pinturahan. Ay, sariling bahay mo naman yan. Pero hanggat maaari, siyempre DIY yan.
do it yourself, pag-aralan din natin kung ano magandang diskarte para maganda yung gawa natin. So, ganyan lang mga simple tips mula sa isang newbie na katulad ko na nagsishare ng munting kaalaman para sa mga gustong mag-DIY katulad ninyo. So, ngayon, magpipintura na tayo. Okay guys, nasecure na natin ang surface. Nalagyan ko na ng mga masking tape ang dapat paglagyan. Ayan. Ready na tayo. Safety first. Yan, ang isa sa mga safety rules na dapat natin isaalang-alang pag nagpipintura. Dito tayo mag-start. Okay. So, ganyan lang. Madali lang naman. Ito rin. Yun. Diba? Kailangan bago mo siya ipahid ay walang tumutulo. Para hindi tayo mahirapan sa paglinis ng area pagkatapos. So, nabanggit ko dun sa paglilihan natin na dapat one direction lang dapat. Ganon din sa pagpintura guys. So, pagpintura, yun. Isang direction lang. Ganon. Left, right. Left, right. Ganon. Kung dito naman, pwede rin pababa. Up. Up, down. Up, down. Up, down. Diba? Ganon. Pero pag mga ganito, ito yung mga inuuna ko. Inuuna ko yan ang brush dyan. Bago mag-roller. Yan, mga singit-singit na yan. Tirahin muna natin ang brush. Ganun lang. Yan. Diba? Yan. Yan. Ganyan. Alam nyo na yan. Simple-simple, diba? And then, yan, natapos natin yan. Saka natin siya, tirahin ang roller dito. Oh, di ba? Oh, ha? Yan, maganda rin daanan niya ng roller kasi wala siyang hairlines pag na daanan natin ng roller. And then yan, oh. Ganyan-ganyan. Ano yan? Yung mga natutuyong pintura. So, dapat natin tanggalin yan. Dapat. Kaya meron ako laging ganito. Yun, oh. Yan. Tanggalin muna natin yan. Kasi pag natuyo yan, ako, pangit yan. Bumubukol. Tsaka sa pagpahid, guys, dapat dandan lang. Kasi pag mabilis yung pahid mo, nako, maraming mga droplets yun doon. You know? Ayan o. Kita mo mga ganyan. So, kawawa yung surface natin. Kaya advisable talaga na pag nagpipintura, merong sa pin yung area na ibaba natin. So, ayan. Ayan. Kahit one coat lang, okay na yan. Pero, tingnan natin pag natuyo, ulitin natin kung kinakailangan. Mga dito, para daanan mo lang din ng brush or ganyan mo ng roller. Ito kasi maraming groups yun hanggang dun. So yan, kaya medyo mabusisi yung pagpintura. So, time-lapse lang natin guys. Ayan, natapos natin yung sa taas na portion sa first coating natin. Dito naman tayo sa baba. Ayan, inuna natin dun sa taas kasi medyo mahirap dahil kailangan ng hagdan. So, konti lang naman yung diferensya niya. So, yan ang off-white. At ito yung unang pintura niya na posibleng off-white with prosy na siguro.
So, tapusin na natin to. Uy, direct pala kayo gumamit ng stick para doon sa roller brush ninyo. Kaso lang, ang problema dahil sa marami siyang grooves, nahirapan kapag stick yung gamitin mo. At saka pag gumamit ka ng stick, sigurado mas marami yung talsik nun. Kaya kawawa yung mga tanim dito. Or kung indoor yung ginagawa mo, mahirap din maglinis pagkatapos. And then, pagkatapos nating pinturahan, huwag natin kalimutang tanggalin ang mga tape natin. Pero dapat maingat tayo sa pagtanggal ng tape. Dapat pagtanggal natin ganyan, dahan-dahan lang siya. Pero siguraduhin mo na tapos ka na bago mo tanggalin. Or else, maglalagay ka ulit ng tape. Hindi, pwede na pagtanggal mo, hugutin mo lang dyan. Hugutin ganun. Kasi nangyari sa akin yan. Pagtanggal ko ng tape, binunod ko lang ganun. Paghugot ko, natuklap nun sa dulo. So, problema. Kasi tapos na ako. So, nangyari, nag-apply ulit ako ng mural. Pinatuyo bago pinturahan. So, para sigurado tayo, ingatan natin ang pagtanggal ng tape para hindi pa ulit-ulit yung trabaho natin. Ito guys ang challenging portion sa pagpipintura. Diba sabi natin ay dapat isang direction lang yung pagpintura natin. So, dito, ang ginagawa ko dyan, eh kasi hindi ako naglagay ng tape. Ayan. Diba ganyan? Okay lang na ganyanin mo siya. Diba? Tapos kabila naman. Ang problema, kung ganyan yung gawa mo, o tingnan mo. Diba? Mahalata mo siya dito na may ganyan, meron ganyan. So, para mabura yan, yung ganyan na direksyon, imbes pa ganyan, tapos lumiko ganyan, ganyan na natin. Chak. O, diba? Ah. Yan. Oh, see? Nawala na yung guhit na yon na lumiko. Yan. Hindi, ganyan din natin. Ganun din sa kabila. Ganyan natin. Liko, pero ganyan din natin. Kasi pag hindi natin nagawa yon, na baga binura natin yung linya na yon. Ano mayari? Pag natuyo yan, halata na, parang nag-round ka. So kung may round object dito, inikutan mo ganyan yung pagpintura, ganyan. Pag natuyo yan, makikita talaga na umikot yung brush mo. So ganyan ang mga simpleng tips. Ayan guys, natapos din natin. Hanggang dun siya. Ayan, oh. Kita mo yan, medyo may ibang kulay. Hanggang dyan, ang ginawa natin. Salamat naman at natapos natin bago umulan. So sana matuyo muna siya bago umulan para hindi sayang ang trabaho natin. So tanggalin na natin yung mga masking tape habang may liwanag pa, malapit na dumilim. So, ayan guys, ang ating finished project. Hindi siya perfect. Kasi medyo may mga tumagos doon na tulo ng pintura natin sa ating masking tape. Yun yung na-mention ko kanina about sa masking tape. So, at least, konting-konti lang siya. Tolerable na. Medyo okay na rin. So, happy din tayo sa result kahit papano. So, that's it guys. I hope you learned something at sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kung gusto nyo ng mga videos pareho nito, paki-comment lang. At saka kung may mga suggestion kayo, paki-comment lang din. At saka kung bago ka sa channel, please consider subscribing and click the notification bell so that you will be notified if I have a new video.
Thank you for watching, guys, and see you in the next video. Keep safe, everyone.